Hello po sa inyo lahat, sa lahat po ng mga solid subscribers. Ito po, please subscribe po ang channel po ni Boboy TV. Ito, please like, share, subscribe, please channel Boboy TV. Thank you and God bless. Thank you po. Please support Boboy TV. Hello mga best friend, welcome back to my channel, Boboy TV, ang inyong lingkod. So yung mga best friend, itong vlog natin na to medyo malungkot, no, mga best friend, no? At isang beses ko lang siya na reaction ko lang sa kanya, mga best friend. At ito na nga, nalaman na natin na saklap, mga best friend. At hindi na inabot talaga, no, ni Tatay Romulo ang kanyang bahay. Maraming nalungkot, maraming nag-abang sa kanya, maraming nagdasal, sana ako doon. At sayang na mga best friend, no? Hindi niya naabot yung bahay na gustong gusto niyang tulugan, na sana hindi na siya nakauwi. So yun, nakita niyo naman sa title natin mga best friend, no? mga huling habilin salita ni Tatay Romulo. At yun, at ito mga best friend, at makikita natin at makausap ni Ruel of Malalagsi, nanay, no, Nani Emma, kung saan si Nani Emma magsasabi ng lahat-lahat ng pinagdaanan niya noong time na pinadala ni Ruel sa ospital, naghihingalo. So yun, medyo tumagal pa naman si tatay ng 3 days, no, pero talaga hindi na kinaya, no. Ganun talaga mga best friend, no. Malungkot man, pero kailangan natin tanggapin. Pero lahat naman tayo dadaan dyan, mga best friend. Kaya hanggat buhay kayo, mga best friend, ay gumawa na tayo ng maganda, no? At tumulong sa mga nangangailangan. At syempre, syempre mahalin mo ang kaaway mo, mga best friend, ha? At kahit anong yaman mo, mga best friend, ano man ang sobrang yaman mo, hindi mo madadala sa hukay yan, mga best friend. Patpus makikinabang dyan, mga best friend, yung mga taong hindi totoo sa'yo. So yun, kaya hanggat maaga. At siyempre, maganda yung tumulong, yung ganito, para kahit pa paano, mga best friend, bago man ang lahat, alam mo sa sarili mo na nagawa mo yan. So, ayan, mga best friend. Big word, no? Bihira ako magseryoso, mga best friend, kaya makinig kayo. Alright, mga best friend, at ito, siyempre, support ang tunay, mga best friend, sa Alaman ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Pra, Bate The Vlogs, Kalinga Partners, siyempre sa mga co-reactors ko, pasuportahan mga best friend, at siyempre Ruel of Malalag and Rachel Morales Vlog, at siyempre at sa ating munting channel, support ang tunay, like and share mga best friend, at maraming salamat sa hindi pag-skip ng ads. Alright mga best friend, ito na, at punta na natin dito, at pakinggan kung ano yung mga sasabihin ni Nani Emma. Tinatawagan po kung anong mga pangyayari po dito, kung ano pong update natin dito po, mga Kalingap. So ayan, ito po ganda ang kanilang bahay po, mga Kalingap, na talagang ready na po sa para sa ating ano, para sa ating ribbon cutting. Nanay Emma, kamusta po? Ayun na si Nanay Emma. Baka sa mukha ni Nanay Emma na malungkot siya, mga best friend. Ito. Kahit sino naman, eh. Nasa kulinarya pa si Mulo. So yung mga best friend, ang mga mabababaw ang luha, ayan, at kung sino yung mga hindi pa nakapanood, mga best friend, siyempre ng full video na to, punta kayo sa channel ni Ruel of Malalag, at dito mga best friend, at highlights lang ang ating ginukuha, at siyempre para sa mga gustong mapanood ng buo, kay Ruel. Anong oras po siya nawala po, nanay? Alas 6 po ng umaga. Mm-hmm. Nagpaalam pa sa amin. Nagpaalam po siya. So yun mga best friend, at sinabi nga ni tatay ay ni Nanay Emma na nagpaalam daw si tatay. Siguro alam na ni tatay, no? Kaya nagpaalam na. So alamin natin. Ayaw niya na magpadala sa anaga, eh. Kasi mahirap para daw yung katawan niya. So ano po, ni-raper po siya, nanay, sa ano po, ni-raper? Para sa akin mga best friend, kung hindi siya dinala noon nung time na pinadala ni Ruel, baka hindi na umabot si tatay ng kinabukasan.
para sa akin, ha. Kasi iba na yung ano niya noon, eh. Iba na. Talagang hindi siya makahinga. Buti ka mo na buhay pa si tatay ng tatlong linggo. Lumaban naman siguro si tatay, mga best friend, pero alamin natin. Pero po siya sa naga. Sabi niya ayaw niya. At tutubuhan na sana. Ayaw man magpalagay ng tubo. Anong oras po kayo nauwi dito, nanay? Ano, alas 9. Alas 9. Po, sino po nandun siya? Pinaano na kami, pinauwi na kayo. Pinauwi mo na kayo? At sila na lang daw madala dito ng patay. Grabe. So talagang ano po, nanay, hindi po niya kinaya po? Hindi na. Talagang sinabihan ako sa pangalipan. Sinabi ko na sa kanya, talagang mali ano na ang buhay niya. Kaya ayaw ko na sana sindalhin tunay. Kasi yung baga niya, wala na yung lahat eh. Yes. Kaya mabubuhay man. So hindi ko alam kung si tatay naninigarilyo, ah, o malakas manigarilyo ng kabataan niya. Kasi sa baga yung tama niya, mga best friend eh. Pakicomment nga po. Sa gamot na lang mabubuhay, hindi na saan. Kaya napaparalyze na yung katawan niya. Wala kami ipunta namin sa ospital. Opo. Puro oxygen ang ano. Puro oxygen ano. Po. Sa tatlong araw na yung puro oxygen. Wala na, hindi na sa kakaano. Yung kamay niya, hindi niya na maigalaw. Hindi na po maigalaw. Hindi na po siya makapagsalita. Hindi na. Ano na lang. Yung sinyas na lang. Sinyas na lang. Tapos ka na. So yun, mahirapan na talaga siya magsalita, mga best friend, kasi nga yung hinga niya iba na eh. Iba na yung hinga niya, parang habol. So hindi na siya makabigkas ng mga sasabihin. Nang magano pa lang. Anong sabi ko na? Sabi niya, anong na ninyo ako, ayusin na ninyo ako at matutulog daw siya. Ala? Sabi ko, sige, inayos na namin. Di pagtalikod ko, sa'yo kung makapunta ko sa CR, sabi ng doktora, patay na si tatay. Yun, nalaman namin na patay na ka lang talaga. So yung mga best friend, no, nakapagpaalam pa si tatay na ayusin na ninyo ako. Matutulog na ako. So parang, ano no, kung iisipin mo mga best friend, matutulog lang siya, di ba? Parang siyempre, ayaw mo siya mamatay. Niisip mo yun. Pero para sa kanya, yun na yun. Yun na yung pamamaalam niya. So si tatay namatay ng tulog. So hindi namatay si tatay ng nakadilat mata, naghihingalo. Kumbaga si tatay binawian ng buhay ng tulog siya. So yun mga best friend. Yun pala yung pahiwatig niya, nanay, na matutulog na po siya. Matutulog daw siya. Nagpaalam pa man doon sa amin, doon sa amin mag-ina. Hindi naman namin tinutulugan. Doon na lang kami sa may anong kama. So ang kasama ni nanay yung anak na babae? Sinali ko kaya sa dungganon yung sa may libre kabaong. Kaya may kabaong yan. Meron na po siya. Saan po siya ngayon? Nasa punerarya pa po? Nasa Labo. Sa Labo siya din nila. Sa Labo doon kami din. Anong oras daw po yatin dito, nanay? Mga sabi ngayon na alas dos po. Alas dos daw. Alas dos daw ang puno ng ano, yung puno ng pag-imbalsamat. Mga sabi ni Aba, mga alas 4 na yung makakarating dito. Nanay, ano po, sa pangyayari pong yan, tinanggap niyo na po na ganyan po ang mangyayari po kay tatay? Noong patinanggap ko na. Ano po? Talagang doon na ano niya. Ang nawa ako kay nanay Emma, no? So yun, parang yun lang siyang kasama. Lagi niyang kasama si tatay, tapos ngayon siya na lang mag-isa. Kung kailang may ano na, maganda na, medyo nakakaraos na si nanay, saka pa na. Siya po nanay, no? Sa loob po ng 17 taon, kayo po yung nagsisilbing ano niya. Libero yun, mga best friend. 17 years niya. Kang nagalaga. Nahihirapan na po kayo. Tapos biglang mawawala sa'yo. Tapos sabi ng mga doktor, dalhin daw namin sa naga. Sabi mo ni nung asawa ko, wag na at hindi ko nakakayanin. Tapos tutubuhan. Ayaw din. Kaya,
sabi ko, aba, mag-desisyon ka na kung ano dapat. Sabi mo na, aba, patumbuhan natin mama. Ay, aba, ayaw ni papa mo. Ayaw magpatumbo. At gusto nga nung gabing yun, mauwi na kami. Mauwi ka sa dito. Oh. Sabi ko, paano ka man, paano tayo makaka-uwi na, nakaano na talagang dito ka? Sabi ko na sa So yun, siguro yung mga time na yung mga best friend, gustong-gusto mo yun ni tatay dun sa bago niyang bahay, no? O yun, siguro yun nasa utak ni tatay. At pinipilit siya magpatubo, no? At yun na nga, may naalala ako sa tubo na yan. Muntik na rin akong itubo nun, mga best friend, kasi nawalan din ako ng pulso nun ng mga 30 seconds akong nawalan ng pulso. So sabi ng asawa ko, buti nagising ka kasi tutubuan ka na sana. Yun, mga best friend, no? At binalik tayo ng Panginoon, bigla tayo nagising. At pagising ko, sobrang lamig. Tapos sobrang manhid ng katawan ko. Tapos yung mata ko nang malabo hanggang sa lumilinaw. Tapos nakita ko yung mga aparato sa gilid na may pangkuryente, tapos may pantubo. So ang gagawin sana sa akin, kuryente muna bago tubo. Pero hindi na tayo umabot doon. Bago pa gawin yun, mga best friend, dumilat na yung mata ko, mga best friend. At siguro sabi ng ni Lord, may plano pa akong, may task ka pang gagawin siguro sa yun nga, mga best friend. At ito, tuloy-tuloy tayo, mga best friend. Nagpapasaya, mga best friend. Maraming salamat. Tuloy natin. Sabi ko, huwag na tayo magpunta doon. Alam ko naman na yung extra niya, yung kalahating ano niya, baga, wala. Wala na po. Wala na pong... Wala na talaga. Wala po nagpapangsyon. Sa ganyan, mga best friend, tapos parang ano yan. Tapos ano, sa ultrasound. Sa sigarilyo. Yung kabiak ng ano niya dito, wala na. Pwedeng sa sigarilyo. Talagang ano po nanay, napaka-komplikado na pala yung sakit po ni tatay. Talagang ano daw, dala na yun ng ano niya, kaya nawawala yung mga lakas niya dito. Na. Dati bang baga malakas man ito. Ay malala na daw. Sabi, malat sa na. Ospital pa, dyan pa sa panganiba, di sinabihan ako ng doktor. Ano po siya? Sabi daw ng doktor, ay nanay, italaga mo na lang talagang malapit na yan. Sinabihan ako kayo. Sinabihan ako. Dapat hindi ganun eh, no? Kumbaga, hindi pwedeng, parang yung ganun sasabihan yung, ano, yung pasyente na wala na yan, hindi natatagal buhay niyan. Pwede siguro kung hiwalay, no? Sasabihin na lang sa anak muna. Kasi matanda na si nanay eh. Paano kung masyak yan, di ba? Dapat sa anak na lang yung medyo bata. Doon dapat sinasabi, hindi sa kanila, di ba? Yung sinabi ng doktor na kaya ganun. Parang ayaw ko bang bumalaw. At hindi ko naman pinapalam sa kanya na ganun. Ang karamdaman niya. Ayaw ko man mabigla siya. Pero sa tingin mo po namin, masaya po si tatay na ganito po ang nangyayari po. Oo, masaya na siya at makapagpahinga na. Nakapagpahinga po siya. Tapos nakilala po namin kayo. No, bago po siya nawala, natulungan pa namin. Nabigyan po kayo ng ganito pong bahay. Yes. Yung nga lang po ang nakakalungkot po namin. Hindi na po niya matirahan po ito. Nagsabi nga yung nagsalita pa siya, hindi tayo makakapista. Sabi ko, hindi po sa yung mga best friend, no? Maraming iniisip si tatay. Yung mga pwede niyang balikan, no? Pag gumaling siya, kaya lang. Huli na. Hindi daw makakapiesta dito. So yung piesta kahapon po? Sabi ko, oo. Sabi ko, dito na talaga tayo mamimista sa ospital. Sabi man, aba, mauwi muna ako, mama. At may sayaw nga yung apo ko. Sabi ko, bilhan mo naman ng damit na pasayaw. So umuwi po si anak hindi mo? Man, hindi man, pinayagan. Hindi pinayagan ng ama. Ba, dito ka na matulog, huwag ka nang umalis. Kaya hindi na nag-alis. Buti kahit pa paano nakaranas ng tulong si nanay, ay si Tatay Romulo, Eruel, no? Sa Kalingap. Yan.
Ayun, blessings na rin yung mga best friend. Masaya si tatay na ganyan na at iniwan ni tatay si Nanay Emma, pero may pangkabuhayan na maganda, hindi na masyado mag-iisip, hindi na maglalako-lako kung saan-saan. Yeah. I think masaya si tatay. Kaya parehas na lang kami nakahungko no sa damon kaming maga nang ako nagsigbay ako doon sa paahan niya, napatulog akong kaunting oras. Tapos ginising niya ako. Ni, gising, baguhin mo yung ayos ng higa ko. Si sinabihan ko. Si tatay ko na sa amin. Hindi, inayos ko. Tapos tinignan nga si Aba, yung anak ko. Tinignan, tapos di nag-imik. Tapos diretso ang pikit ng mata. Sabi ko, nagbaba ako doon sa kama niya. Sabi ng nung nurse, Nay, patay na si tatay. Yun. Parang pamang... Mga huling tingin, huling salita ni tatay na may mga pahiwatig talaga. Narinig niyo po yun na wala na po si tatay. So yun mga best friend, hanggang doon lang po ang ating video reaction. Sa mga gustong mapanood to ng buo, mga best friend, punta lang po kayo sa channel ni Ruel of Malalag at nandun lahat po ng full video niyan, ng interview kay nanay. At yun na nga mga best friend, sakit man pero kailangan natin tanggapin, no? Pag ganyan talaga ang buhay, hiram lang natin yan, no? So pag hiniram mo, babalik mo rin. Pero hanggat hindi kinukuha, no? Pahalagaan natin yung buhay mga best friend. Alagaan natin, no? At ako ito, nauntog na. Kaya siguro kung bibigyan ako ng chance na gumaling na, siyempre susulitin ko yung bawat oras at araw na binigay sa akin pagkakataon na yan para sa pangalawang buhay na yan. So ayan mga best friend, ayan, kailangan natin tanggapin mga best friend at ganun talaga ang buhay. At abang lang kayo sa channel ni Ruel of Malalag mga best friend sa update kay tatay, siguro sa pag nakaburol na si tatay. Ayan. At sa mga hindi na po nakapag-subscribe na kay Ruel, subscribe na kayo para maantabayanan nyo at kayo agad yung makapanood ng video na yun. So yun, sa mga nagmamahal kay tatay, Romulo. So yun mga best friend, hanggang dito na lang po ang ating video reaction. Maraming salamat po. God bless everyone. At syempre, like and share mga best friend. At salamat sa hindi pag-skip ng ads. God bless po at kita-kits po tayo mga best friend. Bye-bye!